What is up mga kaluwistics? Good morning. Today may i-share ako sa inyong video. Actually this is my second vlog in YouTube. Yesterday nagkaroon kami ng solar power installation, so naisip kong i-vlog to. Although ang tema natin is travel and tour, pero tingin ko magiging interesting to para sa inyo, lalo na yung mga interested sa solar power yan. So dito ipapakita ko guys kung paano kami nag-i-install ng solar power sa bahay. Yan. So, pero bago ang lahat, I hope na napanood nyo yung aking first video. Yun yung Mauban, Quezon road to Butas-Butas Cave, no? So guys, paki-panood. So kung hindi pa kayo nakakapag subscribe, just click like, share and subscribe, and punta muna tayo sa aking intro guys, ha? Okay. Hello everyone, good morning. Today, excited tayo guys kasi medyo matagal talaga din tayo hindi nag-ride, no? Kaya naisipan ko i-vlog ko kaya yung gagawin natin today. Alam nyo kasi yung isang partner ko sa installation nakakuha ng project sa Batangas. So isa sa ginagawa ko is yung part-time or freelance installation ng solar, CCTV, at saka mga elektrika. So, today, yun, may call time tayo ng 7 a.m. So, sobrang excitement. 3 a.m. pa lang eh, missing na. So, time check nga pala guys, 3:51 a.m. So, December 22. Hindi ko lang alam kung marami sa inyo magiging interested, pero share ko lang kung paano ang ginagawa namin sa installation ng solar. So, pwede nyo akong kontakin dyan guys. So, anyway, ngayon, ginagawa ko ay nagpe-prepare ng kailangan. Tsaka guys, saing muna tayo. Medyo ini na guys. Babaunin natin yan mamaya. Anyways, tigla muna tayong kape pampagising. Ayan. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung solar power, medyo maganda talaga yan kasabahay. Kasi parang may sariling power plant sa bahay. Gumagawa ka ng sarili mong electricity galing sa araw guys. Actually itong bahay ko guys, na-installan ko ng solar power. 2015 ako nag-start mag-experimento sa solar. So, pinag-aralan ko yan guys, yung solar power. So, noong una, hobby lang. So, nakikitingin-tingin sa YouTube, yan. Sa ibang bansa, kung anong uso. As dito sa Pilipinas, marami na rin nagsosolar. So, tinitignan natin kung ano-anong klaseng mga solar power installation nila sa bahay. So,
So, nung unang curious, tsaka gustong-gusto ko magkaroon ng sarili. So, nag-start ako guys sa maliit na setup. Yun, hanggang sa lumaki, upgrade. Naging hybrid setup, guys. Ayan, kape tayo, guys. Pero medyo mabigat din guys kasi kailangan nating maglabas agad ng malaking halaga para magkaroon ka ng solar power sa bahay. Pero pag meron ka na, worth it naman guys. Lalo na sa mga areas na problematic ang grid powers yan. Tulad sa mga provinces guys. Malimit ang brownout. Yan, kailangan. Tapos yung mga resort sa island na hindi pa inaabot ng kuryente, no? Walang sariling kuryente. So, usually, nag-generator lang sila, guys. Pero, pag may solar power ka, hanggat sumisikat ang araw, guys, may kuryente ka, guys. Tama-tama ako mamaya. Medyo na nagising-gising na ako guys. Sarap ng kape. Tignan natin guys kung ano yung mga tools na dapat kong madala. So yun guys. So usually meron tayong set ng electrical tools ng pliers, screwdrivers, yan. Meron din tayong clamp meter, yan, or tester. Kung check ng voltage at amperage. Sa roof installation, nagdadala ako ng Allen wrench guys. Allen wrench. Cutters, yan. So, meron din tayong drill bit, pang butas-butas ng bakal. Ang butas ng pader, semento. Tsaka itong aking cordless drill. Tapos meron din tayo dito guys na heat gun. Yan. Pang ano natin yan, pang body ng mga PVC pipes. Yun, lahat dyan guys ng tools ko ay nag-fit lang dito sa aking Jimmy box, yan. Para isang loading lang sa motorcycle ko. Ngayon yung pupuntahan namin, actually, nakuha lang ng partner kayo, no? So, hindi ko pa alam, guys. Mamaya makikita natin. Pero, parang resort yata yan. Parting Balete, Batangas. Yan. Mamaya magbabaan lang tayo ng kanin tsaka ulam guys. Kasi hindi natin alam kung ano yung aabutan natin, kung meron bang kainan sa malapit, di ba guys? So, iba na rin yung sigurado. Yan, tsaka dalanin ng tubig. Prepare muna tayo ng ating mga gagamitin. Tsaka siyempre, magluluto muna tayo ng pagkain. Na. So, mamaya ulit guys. Natin guys ulam
kutsara. Try natin magpalipad mamaya para makita natin yung ganda ng air. Itong drone na to guys, pinili ko to dahil ano, ginagamit ko siya pang aerial inspection. Pagka may mga gustong magpa-install ng solar power. Yan. Dati, aakatin ko pa yung bubong para mag-inspection. Pero ngayon, paliliparin ko lang to drone natin. Yan. Ito yung controller. Saan nakaharap yung mga solar panels tsaka yung mga brackets kung okay yung paglalagyan. Alam nyo guys, dati pangarap na pangarap ko lang magkaroon nito. So, pinag-ipunan ko to guys, napakatagal na pag-iipon kasi medyo mabigat din ang presyo, alam nyo. Dati, sabi ko, balang araw, masusubukan ko yung mag-vlog. So, ayun. So, alam ko, magagamit ko talaga siya, guys. Nakikita ko naman sa YouTube, yung mga YouTuber na talagang gumagamit din sila ng mga aerial na drone. Para i-showcase yung magagandang places na pinupuntahan nila, yung gusto na nang ipakita sa video nila, yun. So, ayun, talagang pinagpunan ko guys. Siyempre, hindi tayo bibili ng brand new. Second hand lang to guys. Maraming nagbebenta na hindi naman ganun kagamit na gamit. So, malaki yung madi-discount nyo guys, lalo na pagkakilala nyo yung nagbebenta. O kaya yung iba nag-upgrade sa higher drones. Nga pala guys, ito yung DJI brand na Mavic 2. So, ang model niya is Zoom. Kasi sa Mavic 2 series, dalawang model guys. Mavic 2 Zoom, ito. Tsaka yung Mavic 2 Pro. Yung body, lahat parehong-pareho pati sa controller guys. Ang kaibahan lang niya is yung camera. Ang camera nito guys is kaya nga tinawag siyang zoom is na-zoom in mo yung ano mo subject. So hindi mo kailangang ilapit yung drone, ma-zoom in mo siya. So yun yung feature ng camera nito guys. So si Mavic 2 Pro naman is a bigger sensor. So kung talagang medyo pang professional na videography, mas pipiliin mo yung bigger sensor kasi lalo na kapag ka sa low light condition. So usually may mga magpapakita dyan ng mga night shots, video ng mga buildings, yan, mga lightings, lalo ngayon Christmas season. No? So may mag-showcase dyan ng mga Christmas lights o kung ano ang itsura ng isang place kapag gabi during Christmas season yan. So gaano kaganda yung isang area sa gabi, no? Lalo na sa mga urban area yan, sa mga cities. So yun lang naman ang kaibahan nila yung camera. Pero actually guys, kahit bumili ka ng Mavic 2 Zoom, kung gusto mong magkaroon ng Mavic 2 Pro, ang kagandahan guys, pumili ka na lang ng camera sensor pang Mavic 2 Pro. So, interchangeable yung camera sa Mavic 2. Pwede mong tanggalin yung zoom camera, ipalit mo yung, hindi ko lang alam guys kung 1-inch sensor na yung isa yung sa Pro. Yun. Yan. Ito folded guys. So, kung i-unfold natin, ayan. Ganyan lang, guys. Unfold. Ayan.
So this is the full size unfolded na Mavic 2. Guys, may idea na kayo. Lagay natin yung kanyang camera protecting protection. Yan. Lalagay nyo lang. So, ginagamit to pag ito travel yung drone, guys. Para protected yung camera sensor natin. Yan. So, anyway, sana guys, hindi tayo ulanin. Actually, kahapon pa dapat yung installation namin. Kaso, pagising namin, ang lakas ng ulan, guys. So, alam niyo naman, pag solar installation, usually nasa bubong ka, outdoor, so mahirap ang install ng umuulan. Kinancel namin kahapon, guys. So, ngayon, tuloy na, guys. Kasi, nag-check na rin kami sa weather forecast. Sabi, 5 days na consecutive na maaraw daw. So, tignan natin guys mamaya kung anong aabutan natin. So, sana makapagpalipad tayo ng drone dun. Yan. So, mamaya ulit guys. Kanana. Sa Jackie Poster. Hello, Japan. Hello mga paps, good morning. Yan. Update lang, nandito kami ngayon sa Hangon. Kasi, di ba kanina sinabi sa inyo, mag-install kami sa Batangas. So, dumaan muna kami dito. Yan, kaya pinakita ko yung race track kanina. Anyway, ito nga pala yung mga kasama kong pogi-pogi. Yan. Sir Jake. Ha? Yan, yan ang pinaka-gwapo dito kasi yan ang may kotse. Alam mo na, di ba? Mr. ano, Mr. Jackie. Pag may kotse, mas guwapo, di ba? Ayan. Tayo guwapo lang, siya mas guwapo. Ito naman diba si mas, Beans. Diba, hindi, si Floyd yan. Ah, si, oh, sorry. Floyd pala. Iba yung dati kasama natin. Ay, iba pa rin dati na. Oo. Oh. Ay, hindi ko. Butan mo. Pero, nakatama ko ba? Hmm. Ah, kausap mo yun dati. Oo, oh, man. Ayun. So, update lang tayo mamaya. Guys, abangan nyo. Papalipad tayo ng drone. Ha? Kasi papakita natin yung... Isasakay natin si Floyd sa drone. Titingnan natin kung gaano kaganda yung balete. Kasi parang nakita ko sa picture, mukhang resort yung bukod yung insula na. So, tingnan natin kung gaano kaganda. Malang kumalating lang sa taal ng volcano. So, pag angat ng drone, malamang kitang-kita natin yung taal. Kita-kits mamaya. Mga logistics, kita-kits. Ayan, logistics daw. Ah. Ngayon lang namin na pag-isipan kung ano. Ang tagal ko nang pinag-iisipan eh. Kasi mayroong mga gumagat ng trupa. Ayan. Guys, ha. Shout out kay trupa. Ayan. So, yung iba naman, mga magaganda rin. Pero yung sa akin, hindi ko maisipan kung ano. Pero suggestion nga ng mga kasama ko, logistics daw. Ayan. Logistics. Eh ngayon, ganito guys, comment kayo kung bagay ba talaga yung logistics o kung meron kayong suggestion guys, paki-ano na lang, paki-comment na lang. Explain mo kung bakit logistics, kasi pangalan niya si Luis. Eh kayo mga follower, kung magiging follower kayo, yung mga logistics, di ba? Welcome sa Luis TV. Mamaya ulit guys, update tayo pagdating namin doon. Kami update sa Lipa Balete, Batangas. Ayan, grabe mo. Ayun, ito lang, ito no? Na pala eh. Kala ko makakahit tayo hindi na akit eh. Ayan, ito guys yung aming ano, i-insula ng solar project. Ayan, maganda. Ayun na yung akyata ng mga. Baba si Brian na saan? Ryan.
Ay, okay. Madali lang, set. Okay na. Ayan. Alright. Ayan, kita nyo guys, ha. Dito na kami. Tignan muna natin yung i-install na namin sa taas. Ang ganda nito. Ayan, pag tumatanda na. Ayun, ang sasakyan namin. Kulay puti. Ayos pala, ha. Tulad namin ng panel, meron ng naka-ready ng frame. At ito yung harapan. Ganda, eh. Sir Jake, ano kaya to? Ano raw itong building na to? So, yun. Yun, ang mga panels namin sa baba. Iakit namin yun mamaya. Ganda. So, venue raw ito ng mga events, no? Kung meron kayong party mga event, occasion, mga parties, yan. Pwede lang kay... may-ari. Ayun lang. Akala ko pinarerentahan, sir. Hindi. Lang may-ari. Mayaman. Yayamanin. Gumawa ng sariling venue para sa mga events niya, guys. Yun. Ngayon, mamaya, magpapalipad tayo ng drone. Kaso ang problema, merong tower dito ng telecom. Ayun, guys. Oh. Hindi ko lang alam kung makaka-affect yan sa lipad ng drone natin. Sana wala ring uwak or kung ano man yung lawin. So, mamaya uli, guys. Ayusin muna namin yung mga gamit. Nagbababa ng gamit tsaka akit namin dito sa roof deck pati mga solar panel. Update ulit mamaya. This is our second day kasi kahapon masyadong maulan. Puro silong lang kami. Wala kami halos nagawa. So today, tignan natin kung kaya nating tapusin yung ano, yung railings. Okay? Mag-aakit tayo ng solar panel sa ibabaw ng mga ano na yan, frames. So ngayon, gagawa muna tayo ng mga railings, i-mount natin 'yun sa para sa solar panel mountings. Okay, guys. So guys, 'yun ang part 1 ng aking video. See you on part 2.